Kamusta mga kaibigan? May mga taong gustong gusto ang mga pusa, pero meron din namang ayaw na ayaw sa kanila. Sila yung mga taong makakita lamang ng pusa, e tinataboy nila agad ang mga ito. Iba-iba ang dahilan nila kung bakit ayaw nila ng pusa. Merong allergic sa balahibo, merong ninakawan ng ulam, at merong naliligo sa ulan, tapos nabagsakan ng dumi ng pusa sa ulo. Pero kahit na meron tayong masamang karanasan sa mga pusa, huwag natin silang itaboy o saktan dahil may buhay din sila at may karapatan sila sa mundong to. Dahil hindi natin masasabi, malay mo, sila pala ang magdadala ng swerte sa'yo. Gaya na lamang ng kwento natin ngayon tungkol sa isang ginang na laging tinataboy ang pusang gala sa tapat ng kanyang bahay, pero hindi niya akalain na ito pala ang magpapabago sa kanyang buhay. Pero bago natin simulan ang kwentong ito, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat! Si Marites at Robert ay 21 taon ng mag-asawa. Sa tagal ng kanilang pagsasama ay naging masaya naman ang kanilang buhay. Pero hindi nila maitatanggi na meron pa rin kulang sa kanila. Dahil kahit mahigit 20 na silang kasal, hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak. Dahil sa kasamang palad, si Marites ay baog. Kahit na baog si Marites, ay mahal na mahal pa rin ito ni Robert. Hindi ito ng babae o naghanap ng ibang pwede niyang manakan. Dahil ayon kay Robert, hindi importante kung hindi siya mabigyan ng anak ni Marites. Dahil ang mahalaga ay nagagampanan nila ang kanilang mga pangako sa harap ng altar. At kahit anong mangyari ay hinding-hindi niya ipagpapalit ng kanyang asawa. Sana all. Isang tanghali, habang nagluluto si Marites ng pritong isda upang kanilang ulamin, ay laking gulat niya nang mabawasan ang isdang nasa ibabaw ng lamesa. Kaya hinanap ni Marites kung nasaan ang nawawalang isda. At pagdungaw niya sa bintana, ay nakita niya ang isang pusa na tangay-tangay ang niluto niya. Wisit na wisit si Marites sa pusa dahil kakainin na lamang nila ay tinangay pa nito. Kaya dali-daling lumabas si Marites upang paluin ang pusa ng tsinelas at itaboy ito palayo. Kinabukasan ay muli na namang nakita ni Marites ang pusa na tumangay sa kanilang ulam. Kaya agad niya itong tinaboy upang umalis sa kanilang bahay. Nakita ni Robert ang ginawa ni Marites. Kaya tinanong niya ito kung bakit ito galit na galit sa pusa. At sinagot siya ni Marites na kaya siya galit sa pusa ay dahil ninakaw nito ang kanilang ulam. Kaya sa tuwing makikita niya ito, ay kanyang itinataboy at pinapalo ng tsinelas. Hindi nagustuhan ni Robert ang sinabi ni Marites. Kaya pinagsabihan niya ito na pwede niyang itaboy ang pusa, pero wag naman niya sanang saktan. At kung maaari ay ibigay na lamang niya ang kanilang mga tirang pagkain sa pusa upang hindi naman masayang. Pero kahit na pinagsabihan na ni Robert si Marites, ay hindi niya ito pinakinggan at patuloy pa rin itinataboy ang pusa sa tuwing makikita niya ito sa labas ng kanilang bahay. At kabaliktaran naman ang ginagawa ni Robert kapag nakikita niya ang pusa, dahil lagi niya itong binibigyan ng pagkain at kung minsan ay kinakamot pa ang likod nito, kaya naging maamo ang pusa kay Robert. Araw-araw nangyayari ang ganitong eksena sa buhay ni Robert at Marites. Hanggang sa isang gabi ay nagtaka na lamang si Robert nang hindi niya nakita ang pusa. Maging si Marites ay nagtaka rin dahil kahit lagi niya itong tinataboy ay nakasanayan niya na itong makita sa labas ng kanilang bahay. Kaya nagdesisyon ng mag-asawa na hanapin ang pusa at sa mga oras na yon, walang kamalay-malay ang mag-asawa na malapit nang magbago ang buhay nila at matutupad na ang matagal nilang pinapangarap. Habang iniikot ng mag-asawa ang labas ng kanilang bahay upang hanapin ang pusa, ay may narinig silang pamilyar na tunog. Nagkatinginan ng mag-asawa upang tiyakin kung pareho nilang narinig ang tunog. At ilang sandali pa ay muli nila itong narinig. Kaya dali-dali nilang hinanap kung saan ito nagmumula. Habang papalapit ng papalapit ang mag-asawa sa isang poste ng kuryente, ay palakas ng palakas ang tunog na kanilang naririnig. At sa kanilang paglapit, ay nakita nilang pusa na nakaupo sa loob ng isang karton. At nang kanilang titigan ang laman nito, ay nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil tama ang hinala nila, naiyak ng isang sanggol ang kanilang naririnig. Biglang tumulo ang luha ni Marites nang kanyang mapagtanto ang ginawa ng pusa sa sanggol. Sapagkat noong gabi na yon ay malamig sa labas dahil medyo umaambon at kung hindi inupuan ng pusa ang sanggol upang mainitan ito kahit papano ay baka kung ano na ang nangyari sa bata dahil sa ginaw.
kaya laking pasalamat ng mag-asawa sa pusa dahil sa ginawa nito. Agad inireport ng mag-asawa sa otoridad ang kanilang natagpuan upang mahanap ang mga magulang ng bata. Pero nabigo ang mga pulis na matukoy kung sino ang nag-iwan sa bata sa gilid ng poste. At dahil sa walang nag-claim sa sanggol, ay hindi na nagdalawang isip ang mag-asawa na ampunin na lamang ang bata dahil matagal na nilang pangarap na magkaroon ng sanganak. Kung hindi dahil sa isang pusa na pinagtatabuyan lagi at pinapalo ng tsinelas ni Marites, ay hindi nila matatagpuan ang sanggol na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. At nang dahil sa pusang nagnakaw sa kanilang ulam, ay natupad ang matagal na nilang pangarap. Yun ay ang magkaroon ng isang anak. Alam nyo, hindi dapat tayo maging malupit sa mga hayop. Dahil pare-pares lang din tayong nakikita sa mundong ito. Kagaya natin, may pangangailangan din sila. Gaya ng tubig, tirahan at pagkain. Tayong mga tao ang masigit na nakakaunawa kumpara sa kanila. Hindi porket sila ay mga hayop ay pagmamalupitan na natin sila. Sinasabi ko to dahil marami akong nakikita na taong mas masahol pa sa hayop ang pag-uugali nila. Maraming maraming salamat sa pakikinig.